What's up mga busapos, no? Kamusta? Kamusta kami lahat? Marahil isa ka rin. Marahil isa ka rin sa naiinip kagaya ko na naka-home quarantine dyan sa inyong bahay. So, okay lang yan kasi iwas naman tayo sa sakit na nakakahawa na yan. So, ano ba? Ba't ako nag-video ulit, no? Wala akong magawa eh. Kayo ba? Ano ginagawa nyo? So, mga busapos, no? Kung wala akong magawa at tulog sila tanghali, susurpresahin ko sila. Ako'y gumawa ng isang merienda na napaka-special sa akin. Na itong aking specialty, sa madalit sabi. Ang itong specialty ko na to is maraming sumikat dahil sa specialty ko na to. Maraming na nagpaturo sa akin na mga malalaking mga kilala at malalaking mga tao sa buong mundo, ha? Hindi lang dito sa Pilipinas. Google! Tinanong natin kung ano pa yung talagang napakasarap na specialty ko na to. Alam niyo ba kung ano to? Ito ang special mami ni Busabos. At talaga, tuturo sa inyo. Pag mas ninyo bumuti ang mga step, ha? Para pwede niyong gawin sa bahay ito. Napakasarap nito, promise. Game! Kaninang maga, nung pumunta kami sa palengke, nung bumili ako ng vitamins, namili na ako ng mga gamit dito kanina. Ang kakailangan nila po natin sa pagluluto ng mami, so makikita nyo, itlog, yung peche bagyo, carrots, yung miki, na yung noodles, celery, leeks, at ang sibuyas, at bawang. So, dalawang bawang dapat para kasi mas masarap, para mas malinamnam siya, para maging masarap ang inyong maming gagawin. Yung ano nga po pala natin, yung sasahog ko, is pinakulaan ko na siya kanina. Ayan, kung nakikita niya yan. Pinakulaan ko na siya. Yung ulo niyan, yan ang isasabaw natin para mas masarap. So yan, pisahan natin, special mami ni Busabos. Panoorin niyo mabuti, ha? Ang muna natin gagawin, kahangawin ko muna yung pinalambot akong sahog. Ang pinili ko is baboy. Ang pinili ko pork. Eh, kasi nga, mura dito. May mga ASF kasi yung mga pork dito. Nasa inyo yun kung ano gusto nyo, kung pwedeng manok, pwedeng beef, or ako kasi mas gusto namin baboy dito. Iaahon na natin sa pinaglagaan niya. Yan, mausok-usok pa. Konti lang binili ko kasi konti lang naman kami dito. Hindi naman kami ganun karaming kakain. Kasi pag marami, masasayang. So, ang ginawa ko, sa inaahon ko, ngayon, hihiwa-hiwain ko na siya. Hihiwa-hiwain ko ng malinipis. Nangyari, malusak yata. Pero okay lang yan, malambot siya, masarap. Yan. Ay, so yan, kung makapansin nyo, ito, tuturo ko sa inyo. Yung pinanggalingan nung pinaglagaan nung baboy natin, yung sahog natin, is nilagyan ko ng konting lasa. Kasi yun ang magiging sabaw natin sa mami. Iniligay ko dun yung tangkay nung celery at sibuyas kasi yun ang magiging lasa niya para maging mas malinam na may mami natin. Ngayon yung alat, huwag nyo muna lalagyan ng alat, konting-konti lang sa konting bechin kung nasa inyo yun, kung ano lasa ang gusto, kung anong lasa o yung taste buds nyo is mas mataas. O kasi medyo maalat yung ano ko eh. Yung taste buds ko kasi ayoko nang maalat. Mas gusto, tips nga lang po pala, huwag kayong lagay ng pampaalat kasi pagka maalat, lagay kayo ng lagay, maalat, mahirap nang habulin yun pagka nagluto kayo. May inam na yung puro matabang lang kasi para pag matabang, saka palang maglalagay ng alat. Madali siyang habulin. Pag maalat, mahirap habulin yun. So, nakapulot ka na naman sa akin! So, number one tips yan. Ayan, to be continue. Ayan, so pagpatuloy natin ang ating nasimulan. Kung nakikita nyo, itong sahog natin is lalagyan natin ng konting timpla. Kasi nga, matabang yung nilagay ko kanina. Lalagyan natin ng konting paminta. At saka konti asin sana. Eh wala akong asin dito, kaya konting
ano lang natin dito. Magic syrup na lang ilagay natin dito. Yan. Magic syrup. Baka naman. Yan. So, haluluin na natin. Para ka sa inyong kinakakaalam. Kung kilala nyo yung mga bigating mga chef sa buong mundo. Kung kilala nyo si Anthony Bourdain, yun yung chef na naglilibot sa buong mundo. Sa akin lang natuto yun eh. Sa akin lang nag-aaral yun. Yun, si Anthony Bourdain. Para sa inyong kaalaman, sa akin lang natuto yan. At si Gordon James Ramsay, yung nasa Master Chef, ayan, yan o, oh, yan. Si Gordon James, sa akin lang tinatuto yan. But, nagulat niya ako at naging judge pa dun eh. Lalo na kung ako naging judge dun. Lalo na. At eto pa, si Chef Boy Logro, ayan. Yan, kilala niya, Pilipino yan. Kung kilala niya si Chef Boy Logro, sabi, helper lang daw siya nung tunay na chef sa Saudi. Ako yun eh. Ako yung tunay na chef na yun eh. Ako yun eh. Ako yun! Chef Donkin! Gago! Yan, so pagpatuloy natin. Kaya kung nga pala siya nilagyan ng timpla, is gagawin ko, piprito ko muna. Konti. Ito ang gagawin ko tip. Ha? Prito muna natin yung sahog para magkaroon pa siya ng konting-konting lasa. At tip ko nga pala ulit, di ba? Sinabi ko kanina, huwag niyo siyang aalatan. Di baling matabang para at least mahabol natin. So yan, prito natin. So papatayin ko muna ang video kasi bawal mag-video sa kalan. Sasabog tayo. Tip number 2, huwag mag-video sa kalan. Tayo'y sasabog. Yan, so bago ko nga po pala i-prito yung sahog natin, nagkinulo ko muna yung bawang na naluto eh. Na, ang bawang ay isa ito sa isa papasarap natin. Sa special mami ni Busabus. Kung mapansin nyo, wala pong apo yan. Kasi nga po, bawal ang gadget sa tabi ng kalan. So, makulit lang ako eh. Gusto ko mag-video eh. Ang gagawin natin golden brown itong bawang natin. At isunod natin ang ating sahog. So, to be continue. Yan, so, inahang ko na yung bawang. Yan, yan ang pantatoppings natin sa mami-mami. Isunod na natin yung ating sahog. Yan, para lumasan ng kote yung bawang, mas lasang-lasa. Yan. So yung gulay nato, hindi ko na i-video ko paano natin ihiwain. Basta ikikip na lang natin sa isang mabilisan. One hour later. Yan! So mga busabos, tapos na nga po ang ating special mami. At halina at timplahan natin kung ating may ibigan. Lagay natin ang noodles. Yung noodles nga pala, binalian ko rin po pala yan bago ko ilagay sa plato. Kasi medyo malansa yung nabibili natin sa palengke. Ayan. Pechay Baguio. Leeks. Celery. Carrots. Kinamay ko na. Kakamayin mo. May kutsara nga pala. yung sahog na ginawa natin kanina. Yung itlog nga po pala, hindi ko nasabi ganyan. Ay, buhay pa. Ay, sinama ko na kanina habang nagpapakulo tayo ng baboy. Yan. So, sasama ko na rin dito yung bawang. Yan. Nako. Kung napakasarap nito. Ayan, halina at lagyan natin ng tubig. Sabaw yun! Sabaw! Kulang. Ayan, lagyan natin ng konting paminta. Ayan, haluin. At atik tikman. Ang sarap! Siyempre, luto mo yun, gago. Sarap, sarap. Basta gawin din lang yung sinasabi ko, makagawa kayo ng special mami ni King Busabo. Sarap.
maiba ko mga busabos, no? Ay, yung sinabi ko nga po pala kanina tungkol kila Anthony Bourdain, Gordon James Ramsay, Lucky Chef Boylog, joke lang po yun. Pero kahit di ko naman yata sabihin, hindi naman ko talaga maniniwala eh. So mga busabos, kung nagustuhan mo ang video ko, please like, comment, and subscribe. Iba talaga ang nagagawa ng naka-quarantine. Marami tayong nalalaman, nalalabas ang ating mga hidden talent. So mga busabos, hanggang dito na po at tatawagin ko na sila. Kain po tayo! Bye!